Ayan po yung ating baboy na si Risa. Bali, ngayon po ay gabi na. Ayan po, bali gabi po ngayon. Ayan po, bali nagawa na po siya ng puga dyan sa nilagay nating kusot. Mamaya po ay i-check ulit po natin to si Risa. Kami po ay galing pa po kami sa aming shop. Bali, tinignan po muna natin. Nagpakain po tayo nung ating mga baboy dito. Napansin po namin na gumawa na po siya ng lugmukan para po sa kanyang panganak. Hindi na po natin lalaksan yung ating boses para hindi na po masyadong maingayan tong ating inang baboy na si Risa. Ayan po, bali kung mapansin po ay naglilibor na po yung ating baboy. Ayan po yung ating hinarangan po natin yan nang hindi po makapasok yung ating mga baboy. Nang wala pong disturbo dito sa panganak ng ating inahing baboy na si Risa. Yan po ang kagandahan pag po tayo ay may nilagay na kusot. Kusa po siyang gagawa ng kanyang pag-aanakan, yung kanyang paglulugmukan po. Kung mapansin po ninyo, halos hindi na po masyadong gumagalaw yung ating baboy na si Risa. Dati po yan, pag po kami nandito, yan po yan, napakalikot po niyan. Maingay na maingay na maingay po siya. Dahil nanghihingi po siya ng pagkain, ngayon po ay hindi na po siya nanghingi ng pagkain. Mapansin po ninyo, tahimik na po yung ating baboy na si Risa. Bali, kakain po muna kami ng aking asawa. Balik na lang po kami mamaya para i-check po natin. Mamaya po pag available po kami na pumunta dito, i-check po natin. Pwede naman pong kahit bukas na umaga na lang po kami pumunta rito kasi okay lang naman po si Risa na mag-isang manganak. Kahit di po natin pakialaman siya, mas okay pa po sa kanya na hindi na po natin pinapakialaman habang nanganak siya. Nang sa ganun po ay hindi po siya maduol or maabala. Para po dire-diretso lang po yung kanyang pag-aanak. Kasi naman po ay nanganak na rin po nung unang anakan ay hindi na po namin pinakalman ay nakita na lang din po namin nung umaga na malalakas na po yung kanyang mga anak. Kaya po tayo naman po ay may tiwala dito sa ating inahing baboy na si Risa. Yan naman po ay sanay na at magaling po yung mag-alaga ng kanyang mga anak. Bali, i-update na lang po kayo maya-maya. Ayan po mga katropa farming. Nanganak na po si Risa. Pagdating natin, bali, hinihinaan ko na lang po ang buhis ko kasi baka po maabala si Risa. Ayan po, may lumabas na lang pong isa. Ayan po, naglilumabas na lang pong isa. Iba po ay nadidi na sa kay Risa. Hindi ko po alam kung ilan po ang anak. Ayan po yung ating pagsisit up ng paanakan ng ating baboy. Hindi na po natin pinapakilman at hindi po natin gagalaw, hindi po tayo lalapit kay Risa. Nang sa ganun po ay hindi po maabala siya sa panganganak. Medyo sisilipin po natin kung ilan po yung kanyang anak. Bali, alim na po yung nakikita natin mga tropa. Yan po ang kagandahan mga katropa farming pag po nanganak ang ating baboy. Kailangan po ay makadidi po agad nung unang labas po ng kanyang gatas. Nang sa ganun po ay mas dumami po yung paglabas ng kanyang gatas at hindi po matuyo. Nang sa ganun po ay maging malakas po yung ating mga biik kasi nakadidi po siya ng unang labas ng gatas. Yan po ay maganda sa ating mga biik. Ngayon po yung isa oh, yung kalalabas pala ang po. Yan po ay bali, hindi na rin po natin puputulan ng mga ngipin kasi okay lang, okay naman po kahit hindi po natin putulan yung mga gantong uri ng baboy ng ngipin. Nang sa ganun po ay mas maganda po ang pagdidi nila kasi po pag po nagsusugat ang mga didi ng inahin, pag po wala po silang madidi ay yun po yung cause na nagkakasugat at nasasaktan po yung inahin sa sobrang pagdidi ng ating mga big. Pag po
hindi pinutulan yung kanilang ngipin. Ay itong si Risa naman po ay okay naman po, marami naman po siyang gatas na lumalabas sa kanya, kaya po kahit hindi na po natin putulan ng ngipin. Yan po, bago po mga anak si Risa ay binigyan po natin ng mga bitrasin yan para po maging healthy yung ating mga biik. Napakabilis lang po ni Risang mga anak, mga tropa. Kasi nung pumunta po kami dito ay mga 7, tapos po ngayon ay 10. 7, 8, 9, 10. Bali, 3 hours pa lang po na nakakalipas. Ay yan po, bali may anak na po siyang 6. Yan po yung isa, naghahanap na po ng madidian. Yan po, napakalakas pirabati po, napaka ganado na po agad silang dumidi. Ako po sa inyo yung magpapasalamat na sa mga sulid na mga sumusuporta, OFW, silent viewer, at saka po lalo sa mga baguhan pa lang pong manonood. Ako po sa inyo hihingi ng pabor, at ako po sa inyo ay maglalambing na pa-like and share po at pa-subscribe at pindot na rin po ng bell button para po lagi tayong updated sa ating mga video gagawin. Maraming salamat po. Bye-bye!